Hindi man lang naangat master yung ating pump kasi walang singaw yung ating one-way valve. Yeah, yeah, let's go. Good day mga master. So, madami pa rin sa akin ang nagtatanong kung paano ko daw ginawa yung aking one-way valve. Impidyolin to mga master. So, ang i-share ko naman sa inyo ngayon is kung paano to ginawa. So, kung bago ka pa lang sa ating channel, subscribe mo na at i-click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa ating mga video. So, ito pa lang ating materialis mga master. Syringe 5 ml, tsaka impidyolin, masking tape, 1/2 na PVC, ibuband, tsaka 1/2 na male adapter. So, unahin na natin to mga master. Ito, kakat lang natin siya. Dito, tanggalin muna natin yung o-ring. Ayan. Kakat natin siya dito. Yan. Pag nakat na mga master is bubutasan natin siya. Ito, 7 mm. 7 mm mga master. Bubutasan ko muna. So, ayun mga master, nabutasan na natin. 7 mm ang butas niyan mga master. Sunod naman mga master is itong o-ring. Tatanggalin natin itong o-ring. Ito lang ating gagamitin. Hindi kasya yung ating impidyolin. Saktong-sakto lang siya. Kaya walang singaw. Pagbutas nitong mga master, itong o-ring is kailangan natin ng stainless na tube. Papasok natin siya para bilog na bilog. Yan. Pag napasok na mga master is pupukpukin na lang natin. Dun. Yan mga master, may butas na. Sunod, papasok natin siya dito. Tulak natin. Yan. Try nating hihipan. Kita mo, walang singaw. Walang singaw mga master. Kasi saktong-sakto lang yung ating impidyolin. 5 ml siya. Yan. Sakto lang din yung ating impidyolin, hindi siya masyadong maluwag. Hindi rin masikip. Yan. Sunod naman ng mga master is ikakat natin siya ng kasing haba nito ating one-way valve.
30mm kakat natin. Kakat muna natin yung PVC na natin gagamitin. 30mm. So dito natin ikakat. Pwede rin to mga master kung T ang gamit nyo. Pero ito yung isa upgraded alcohol tank ko gagamitin. May bago kasi ang gawa na unit. Sunod naman mga master, puputulin din natin itong doon sa 3. Yan. Step by step tayo mga master para masundan nyo. So ayan, naputol na natin, magkasing haba lang sila. Sunod mga master is susukatin natin kung saan natin lalagyan ng stainless na lock. Stainless siya para hindi ka kalawangin. Dito nyo lalagyan sa 2 para hindi siya masikip at hindi rin masyadong maluag. Diyan sa 2. Yan. So kailangan natin magputol nito. Putulin na lang natin to. Stainless siya. Tigas. Putol na natin. Ganyan. So bago natin to ipasok is markingan muna natin kung saan natin lalagyan ng lock, kung saan yung saan tapat yung number 2. Gawang sa labas natin to lalagyan ng lock para hindi to magalaw at hindi rin to mapagputok, is hindi rin madadala. So dito natin bubutasan, tapat yan ang 2. So lagyan muna natin ng masking tape kasi maluog siya. Kailangan natin na mag-fit.
Yun. Fit na fit lang siya mga master. So ayan mga master, paglagay nitong lock is pasok muna natin yung impidyolin. Ang paglagay nito is dito sa tapat ng ating marking sa labas. Ayan, tapat yun ng number 2. Ayan, so bubutasan ko muna mga master. So ayan mga master, nabutasan na natin. Tapat siya ng, yung butas natin is tapat ng 2. So pasok na natin itong lock, stainless na lock. Hindi siya masikip, hindi rin sobrang luwag. Yan, meron tayong one way bulb. Sunod naman mga master is lagyan natin ng ibu band super glue. Yung gilid lang mga master. Yan. Sunod mga master is yung male adapter na 1/2 natin, ikakat natin yan ng ganyan. Tapos dito natin siya ilalagay. Medyo labis pa yung lock. Dito natin siya ilalagay. Dito siya kinuha. Yan. Sa 1/2. 1/2 to na male adapter. Nga pala mga master, kung T ang gamit nyo is pwede rin siya. Dito nyo siya ilagay. O ganyan. So para ma kinis naman tingnan is pantayin natin to. Yan. Tapos ipasok ito. Ito yung sa male adapter na 1/2. Pinutol ko lang. Tapos pasok yan ng ganyan. Ganyan lang kasimple yung ating one way bulb. Tapos pasok sa ating alcohol tank dito. Ang sasalo nito mga master sa loob is yung coupling na 1/2, kaya walang singaw. Kahit ito'y may space dito is hindi rin yung makakapasok. Yan. Ayan ang ating one way bulb. So titest natin to para makita nyo na wala talaga siyang singaw.
hindi man lang naangat master yung ating pump kasi walang singaw yung ating one way valve. So, okay na mga master. Sana sundan nyo yung paggawa natin ng one-way valve.